Buntik nga akong mapatili sa kaba dito sa ilalim ng dagat, kaibigan, sa stingring ito. Dahil muntik-muntikan nga lang akong matinik ng kanyang binsol. Nakakatakot lang yung ganitong klase ng pagi, kaibigan, dahil napaka-venomous nga ng kanyang tinik. Sa di kalayuan nga, kaibigan, ay may nakita nga tayong napaka-ilak at napabulls-ay nga tayo, kaibigan. Dahil nahuli nga natin yung napakalaking ilak, kaibigan, siguro nasa isang kilo at kalahati yung timbang ng isang ito. Sobrang taba at ang laki, kaibigan. Masarap, kaganda buhay naman, no? Ito, kaibigan, siguradong may pambenta na tayo nito. Pero iulam natin to kung sakaling hindi tayo makadagdag dito ng pang-ulam o ng seafood. Nasundan nga kagad ito, kaibigan, ng napakalapad na danggit. Ito, kaibigan, talagang nag-i-slow mo ng lango yung malapad na danggit. Muntik pa nga itong makalayo. Buti na nga lang ay pag tinamaan ng flashlight ang danggit ay talagang humihinto dahil nasisilaw nga ito. Isa ito sa mga kahinaan ng isdang danggit, kaibigan, na kapag tinatamaan ng ilaw ay kuminsan ay tumitihaya. At ito pa, kaibigan, isang napakasarap na blue crab. Meron siyang tangang-tangang inahin, kaibigan. Ito yung kanyang asawa, kaibigan. So ginakmaan natin to, yung dalawang to. Pero bibitawan natin yung babaeng blue crabs, kaibigan, para nang sa ganun ay dumami pa yung blue crabs dito sa spot. Yung kukunin lang natin dito ay yung lalaking blue crabs, kaibigan. Dahil sa ibang bansa nga, kaibigan, ay napapanood natin na kapag babae nga yung blue crabs ay binibitawan nga nila ito. So dito sa atin, pwede naman natin gawin yun, kaibigan, para nang sa ganun ay dumami pa yung ating blue crabs at hindi ma-over fishing yung ating spot. Kung sama-sama tayong gagawa ng ganing style ay sigurado tayo na madadatnan ba ito ng ating mga anak o sa susunod pang henerasyon. At eto, kaibigan, isang klase ulit ng lapu-lapo, baraka. At magpakita nga rin dito sa ating kaibigan yung malalapad na samaran. Eto, kaibigan, dalawang piraso, kaibigan. Gusto ko sana silang pagtabihin para ma-double set natin. Yung problema nga lang ay bigla nga itong umilap, kaya inagapan na natin mapana yung isa. Ito nga lang yung problema, kaibigan, sa isdang samaran. Kapag ka nga nakaramdam ito ng ingay ay talagang lumalangoy ito papalayo. Hinanap-hanap nga ko nga ito. At sa aking paghahanap nga ay danggit yung nakita ko, kaibigan. Eto, napakalapad ulit na danggit na sa 250 grams na danggit na to, kaibigan. Napakababaw lang ng spot na to, kaibigan. Siguro na sa 2 meters lang yung lalim. Eto, at nakakita rin tayo dito, kaibigan, ng grupo ng mga ito dito sa dagat, kaibigan. Ito yung mga catfish, kaibigan. Sobrang dami nila at good size na good size. Kaso hindi nga natin kukunin yung mga yan dahil wala nga tayong dalang lambat. Ito pang isa, kaibigan, isdang manitis. Lagi nga tayo nakatusok ng ganitong klase isda, kaibigan. At dito sa medyo may kalalimang, kaibigan, nagpakita ulit sa atin dito yung malalapad ulit na samaran, kaibigan. Isa nga lang yung natusok natin dito dahil yung isa ay lumangoy agad papalayo dahil masyado ngang malikot. Kapag tinamaan yung samaran, talagang pumapalag ng gusto, kaibigan. Medyo may kalaliman nga ito, kaibigan, nasa 5 meters. Kaya dali-dali nga akong umahon dito dahil kinapos na rin ako ng hininga. Ito, kaibigan, nahuli natin yung napakasarap na samaran, kaibigan. At pauwi na nga tayo dito, kaibigan, nasa mababaw na tayo na parte. Mayroon pa nga dito nagpapakita sa atin ng mga rabbit fish. So bali, apat na klase, kaibigan, yung na huli nating rabbit fish, yung ngisi-ngisi, danggit, samaral at talagbago, kaibigan. At eto, kaibigan, binenta nga natin yung ilak na nahuli natin. Umabot nga ito ng 1.4 kilo. At yung ibang natira, kaibigan, ay matik na na pang-ulam bukas. Siguradong may masarap at sariwa na naman tayong maiulam. Sobrang ganda talaga dito sa probinsya ng Palawan, kaibigan.